Lumakas ang 17 Pinay na nagtatrabaho sa isang patahian at salon sa kanila umanong mapang-abusong amo sa Kuwait. Tumakbo sila sa Philippine Overseas Labor Office para humingi ng saklolo. Yan ang balitang Middle East ni Max Santiago. Matapos ang mahigit 2 taong pagtitiis, nagkaisa at sama-sama ang 17 Pinay na lumaya sa kanilang umano'y mapang-abusong amo. Isa si Evangeline Hivela, sa 11 mananahi na tumakbo sa polo. Ang nagiging problema po namin unang-una dahil dapat ang sahod namin, yung visa namin, tapos yung accommodation at saka yung ugali po ng amo namin. Ang nakalagay sa kontrata namin is 120 KD po kami at sasahurin namin sa isang buwan. Nung dumating ako, 3 months kong hindi pinasahod ng amo ko. Tapos sunod na sahod ko is 50, 60, ganon. Hindi po nasunod yung in-offer nilang $400. Magkano po natatanggap ko? Gada buwan na tinatanggap ko ay 100 KD. Ito isang po. Mananahi sila, pero visa nila ay visa 20 para sa kasambahay. Masaklap pa nito, nananakit umano ang kanilang among babae. Kasi ano siya eh, nanununtok, yung nananampal, kunting dahilan lang. Walang kadahilan, nanununtok na siya, nangungurot. Pagkatapos eh, ako, nakurot na niya ako, hindi niya ako nasuntok, pero yung mga kasama ko, nasuntok na niya. Karamihan sa kanila, tapos na ang 2 taong kontrata, pero ayaw pa rin sila pauwiin ng amo nila. Ang bahay namin actually is lahat may 24 kamera yung buong bahay. Tapos CR lang namin at saka kwarto ang wala. May customer na nakapasok pero may security doon sa labas. Sa mga tumakas noon, sa kulungan ang bagsak nila. Bali, 3 po kami tumakas. Nagtrabaho kami sa labas. Tapos nung dineclare nga po na magkaroon ng amnesty, sabi ng amo namin, sige, pauwiin ko kayo para ayusin natin ng papel nyo. Kumuha po kami ng travel document dito sa embassy. Nung magpa-stamping po kami sa immigration, doon namin na may kaso pala kami na this case. Kaya doon pa lang sa immigration, ipinorward nila kami sa police. So doon kami na nakulong. May 2.5 months ding nakulong si Melinda. Wala siyang nagawa kundi bumalik na lamang muli sa kanyang mapang-abusong amo. Maging ang 6 na nagtatrabaho sa salon, naranasan din ang pagmamalupit ng kanilang amo. Naglinis lang po ako ng kamay ng kapatid niya, tapos yung kaibigan ko naglagay ng parang galon sa tabi namin, hindi namin nakita. Tapos bigla niya na lang po ako kinurot dito, tapos tumulo yung luha ko, tapos nakita ng kapatid niya bakit ako umiyak, tapos sabi, nagalit po siya at tinawag naman ako, tapos sinampal ng newspaper po. Dahil hindi visa 18 ang hawak nila, lagi silang nangangamba. Kasi po, sa 3 months ko sa kanya ngayon, natatakot po ako na hindi ako matransfer ng 18 kasi yung mga 20 visa po, nagre-read po yung show-on. So ang kinatakutan po namin, yung madakip kami na makulong din kami. Then yung magtakbuhan kasi nandyan ang pulis. Hiling nila, umuwi na sa Pilipinas. Nangako naman ang polo na tutulungan sila. So ang gagawin po nila, i-facilitate po natin yun. Tumaan po muna sila sa proseso. We will ask the authorities to give them special attention. Una sa fingerprinting system. Tumaan po sila sa fingerprint. Pag wala po silang case under the system, they can go home to normal flights. Kung wala po silang passport, tutulungan po na mag-issue ang embassy ng travel documents. At we can get a clearance from the Office of Domestic Workers Affairs. Sa kabilang banda, we will also be initiating a case against the agency that has deployed them at yung employer din po dahil yung visa nila is house visa, visa 20, pero pinagtrabaho sila as tailors and as saloon workers sa mababang sahod. So even yung unpaid salaries po nila, kailangan habulin yun. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait.